15 ng Setyembre, Martes, pagunita sa mahal na Birheng nagdadalamhati. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nangakatayo naman sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae ng ina niya, si Maria asawa ni Cleophas at si Maria Magdalena. Kaya pagkakita ni Jesus sa ina at sa kanyang mahal na alagad na nakatayo sa tabi, sinabi niya sa ina, "Babae, hayan ang anak mo." Pagkatapos ay sinabi naman niya sa alagad, "Hayan ang inyong ina." At mula sa oras na iyo'y tinanggap siya ng alagad sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Nangakatayo naman sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina. Pambihira ang katatagang ipinakita ni Maria habang nakatayo sa paanan ng kanyang anak na nakapako sa krus. Napakasakit para sa isang ina na makita ang kanyang anak na wala ng buhay habang nakabayubay sa krus. Walang inang nangarap ng ganitong uri ng karanasan para sa kanyang anak. Subalit dahil sa malalim na pananampalataya sa Diyos, pinasa ni Maria ang lahat ng bigat ng paghihirap sa kanyang puso. Bagamat luhaan, hindi niya inaalis ang kanyang tingin sa kanyang anak na si Jesus. Ang mga matang lumuluha habang pinagmamasdan ang anak na nakapako sa krus, ang siya ring nagbigay sa kanya ng lakas upang manatiling nakatayo. Lumuluha, subalit patuloy na nagtitiwala si Maria sa Diyos. Alam niyang totoo ang ipinangako sa kanya ni Jesus na sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Ngunit kailangan muna niyang maramdaman ang hapdi ng sugat sa kanyang puso na bunga ng pagkamatay ni Jesus. Sadyang pinaglapit ang kapistahang ito ng kapistahan ng pagtatampok sa banal na krus upang ipaunawa sa atin ang malalim na kaugnayan ng mga hapis ni Maria sa krus at ang krus na pinasa ni Jesus para sa kaligtasan ng mundo. Pagsasagawa. Kung iniugnay ni Maria ang kanyang mga hapis sa hirap na pinasa ng kanyang anak na si Jesus, paano mo naman nakikita ang kaugnayan ng mga krus sa buhay mo, sa krus ng ating Panginoon?